Pamamahagi ng ayuda sa Yemen na uwi sa stampede na ikinamatay ng halos 80 at Starship rocket ng ACE o ng SpaceX sumabog. Ilang minuto matapos ang pagpapalipad dito. Si Joy Salabatin sa Sentro Balita. Halos 80 ang patay sa nangyaring stampede sa Yemen. Nagunahan kasi ang mga mahihirap na nais makakuha ng pera mula sa isang charity event. Nagkagulo pa ang mga nakapila nang makarinig ng putok ng baril kung saan tinamaan ang isang kable ng kuryente. Ayon sa Interior Ministry ng Yemen, hindi nakipag-ugnayan ang organizer kaya dinumog ng maraming tao. Sa ngayon, hawak na ng mga otoridad ang dalawang salarin sa insidente. Patay ang tatlong individual matapos ang pananalasa ng malakas na ipo-ipo sa Central Oklahoma. Ang dalawang biktima mula sa McLean County habang ang isa naman ay mula sa katabing lugar. Nasa Category EF3 ang ipo-ipo na pangatlo sa pinakamalakas na tornado sa Enhanced Fujita Scale. Nananatiling matatag ang suporta ng North Atlantic Treaty Organization sa Ukraine. Yan ang tiniyak ng NATO Secretary General Jens Stoltenberg sa personal na pagbisita sa Ukraine. Ito ang unang pagkakataon na bumisita ang NATO official mula nang sumiklab ang giyera roon. Kasabay nito, pinamamadali na ang pagiging NATO member ng Ukraine upang maprotektahan ito. Sumabog ang inilunsad na Starship rocket ng SpaceX ilang minuto lang matapos itong paliparin. Matatandaang nakansela ang pagpapalipad nito noong nakaraang araw dahil sa nadiskubreng frozen valve. Sa kabila nito, itinuturing pa rin ni SpaceX CEO Elon Musk na matagumpay ang isinagawang launching ng unmanned rocket. Kasabay nito, asahan na aniya ang mga susunod pang paglulunsad kahalintulad nito. Joyce Salamatin, para sa bayan.